isang babae mula sa bansang Indonesia, kinain at nilunok ng buo ng isang dambuhalang sawa? Sinasabing hindi pala ito ang unang beses na napaulat na may gumagalang higanting ahas na kumakain ng tao sa bansang ito. Well, this is Tito Noob's Vlog, kung saan ikaw ay nanonood ng siksik at punong-puno ng kaalaman at impormasyon. Sa video ng ito ay pag-uusapan natin ang isang babae na di umano'y kinain at nilunok ng buo ng isang dambuhalang ahas sa bansang Indonesia. Kaya naman, kung handa ka na, eh simulan na natin! Ayon sa ulat, mayroong 11 ahas o species ng python sa buong mundo. Kadalasan matatagpuan ang mga ahas na ito sa kontinente, kagaya ng Asia at Afrika. Ang mga python ay kilala bilang mga silent killers dahil umaatake na lamang ito na walang babala. Ganito nga ang naging karanasan ng isang babaeng Indonesian na naging biktima ng isang mabangis at dambuhalang sawa. Naninirahan sa Muna Island, Siwatiba, ito ay isang maliit na isla na matatagpuan sa Southeast Sulawesi province ng bansang Indonesia. Tinatayang mayroong nasa 360,000 na mga residente sa lugar na ito. Pagsasaka ang ikinabubuhay ng isang 54-year-old na babae, kadalasan nagtatanim ito ng mais at kalauna naman ay ebinebenta niya ito sa palengke. Halos araw-araw ay binibisita niya ang kanyang maisan, hindi naman kasi ito kalayuan sa kanilang bahay. Napapalibutan ng bangin ang bahaging iyon ng kanyang taniman, pero wala siyang kaalam-alam na ito pala ay pinamumugaran din ng isa sa pinakamalaking uri ng ahas sa buong mundo, ang reticulated python. Ang species ng ahas na ito ay may kakayahang humaba ng hanggang 30 talampakan, subalit maaaring mayroon pang mas mahaba at mas malaki sa tala na ito. Ang python ay pinaniniwala ang mga ambush predators o mga ambush hunter, kaya naman wala naman talagang magiging kawala ang mga mabibiktima ng mga ito. Madalas, mga maliliit na ibon, daga, at iba pang mga hayop ang kinakain ng mga python. Pero sa sobrang laki ng namumugad sa maisan ni Watiba, ay tila ba kinulang ito sa mga maliliit na pagkain, kaya naman humanap ito ng alternatibo at mas malaking hapunan. Noong 2018, naganap na nga ang hindi inaasahang pag-atake ng dambuhalang sawa sa pobreng matanda. Nang hindi umuwi ang matanda, makalipas ang magdamag, nagsagawa ng paghahanap ang mga residente upang hanapin si Watiba. Ilang oras ang kanilang paghahanap ay nakita nila ang mga gamit ng matandang babae. Katabi nito ay ang natutulog na dambuhalang reticulated python. Nakaumbok ang tiyan nito at tila ba kakakain lamang ng isang malaking pagkain. Sa sobrang kabusugan nga ay di na makakilos ng maayos ang higanting ahas na ito. Kagad silang tumawag ng pulis sa pag-aakalang mali ang kanilang iniisip. Hindi nagdagal, nagdesisyon na nga ang mga residente na patayin na lamang ang ahas na ito upang tingnan ang laman ng tiyan nito. Noong una nila itong makita, duda na talaga sila na ito na nga ang kumain sa matandang si Watiba. Sinimulan na nga nilang katayin ang dambuhalang ahas na ito at nang mabiyak nila ang tiyan ng dambuhalang ahas na ito, ay doon na nga tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ng biktima. Kumpirmado, kinain ang buhay ng dambuhalang ahas na ito si Watiba. Hindi ito ang unang beses na may
naiulat na taong kinain ang ahas sa lugar na ito. Sa katunayan, halos taon-taon pala ay mayroong Indonesian na napapaulat na kinain ang buo ng mga higanting sawa na ito. Noong 2017, isang 25-year-old naman na lalaki ang napaulat naman na kinain ng isang dambuhalang python sa isla ng Salubiro, katabi lamang ito ng Muna Island. Natagpuan ang nawawalang lalaki sa loob mismo ng tiyan ng 23-foot na python ilang araw matapos itong mawala. Ilang araw nang nawawala ang lalaking ito. Sa kanilang paghahanap, napansin nila ang hindi normal na umbok sa tiyan ng isang detailed cases lamang ang naranasan ni Watiba at ng isang lalaking mula sa isa pang isla sa Indonesia na kinain ang buhay ng dambuhalang ahas na ito. Ano ang reaksyon mo sa video na ito? Well, kung naaliw ka at nagustuhan mo ang video ito, isubscribe mo na yan. Once again, this is Tito Nobs Vlog and see you on my next video. Maraming salamat sa panunod.